Ilang beses siyang napakurap habang tinitigan ang tatlong maliit na bagay na nakapagpaluha sa kanya nang una niya itong makita, isang linggo na ang nakalipas. Tatlong beses niya pa itong inulit para masigurado lang kung hindi ba siya nagkakamali ng akala. Totoo nga, totoo na buntis siya at hindi niya alam ang mararamdaman sa mga oras na iyon. Ilang araw na ba siya sa resort? Magdadalawang linggo na din at tanging si Amber at Natalie lang ang nakakaalam na naroon siya. Hindi din alam ng kapatid niya dahil nasa Singapore ito ngayon. Kumain ka muna, Elise, magugutom ang baby sa tiyan mo. Paalala sa kanya ni Aling Rosa sa kanya. Ito ang caretaker ng vacation house nila at ito rin ang caretaker sa katabing rest house. Hindi niya pa nakikita ang may-ari noon, pero ang sabi-sabi, iyon ang nililigawan ng Kuya Axer niya. Bago niya pakialaman ang love story ng iba, aayusin niya muna ang sa kanya o kung aayusin niya pa ba ito dahil kay Steven niya mismo narinig ang mga salita na parang bulkang sumabog sa puso niya. Kaya nagpasya siya na sa resort muna mamalagi. Hindi niya makakalimutan ang gabing iyon at para itong bangungot sa kanya sa tuwing maaalala niya ang mga sinabi nito. Salamat Aling Rosa, dahil nandyan kayo palagi para umalalay sa akin dito, hayaan niyo po dadagdagan ko ang sweldo ninyo. Hindi na kailangan Elise, sapat na ang binibigay sa akin ng kuya mo. Ikaw talagang bata ka, ang bait-bait mo din katulad ni Axer. Sila ang nagsabi dito na tawagin sila sa pangalan nila, dahil parang nanay nila ito ng Kuya Axer niya kapag bumibisita sila sa resort. Hindi po mabait si Kuya, masamang tao po iyon. Biro niya, sobrang bait ng Kuya niya at hindi niya ipagpapalit iyon sa ibang Kuya sa mundo. Nako, ikaw talagang bata ka, masyadong palabiro. Taalis na ako. Tumawag ka lang kapag may kailangan ka, ha. Tumango lang siya at umalis na din ito. Mag-isa na naman siya ngayon, kung maari lang ayaw niya mapag-isa, pero ito ang pinili niya, kaya panindigan niya. Kumain muna siya bago pumunta sa labas ng bahay, umupo siya sa bakanteng kahoy na upuan. Alas tres na ng hapon pero madilim na, mukhang uulan pa yata. Nagtingin-tingin siya sa paligid, wala din naman masyadong tao, kaya naman nahadyot ng mga mata niya ang isang babaeng nakaupo din sa katulad ng inuupuan niya at sa malawak na karagatan nakatingin. Malayo ito sa kanya at naka-side view pa kaya hindi niya makita ang mukha. Hinahangin ang tuwid nitong buhok pati na din ang suot nitong blue floral summer dress. She has this feeling na hindi ito masaya, basta may something sa babaeng iyon. Inalis niya ang tingin doon at napabuntong hininga. Hinaplose niya ang tiyan niyang medyo lumalaki na. Alam mo baby, magiging masaya tayo kahit wala ang daddy mo, hindi ba? Masaya ka naman kahit tayong dalawa lang, di ba? Kinakausap niya ito palagi as if naman nasasagutin siya nito. Kahit papaano, nababawasan ang sakit na nararamdaman niya sa tuwing maaalala ang tatay ng anak niya. Naglakad siya papasok ng bahay at muli na namang tinignan ang babae na ngayon ay nakapikit at tila walang pakialam sa bahagyang patak ng ulan. Weird. Usual niya at tuluyan ang pumasok sa loob ng bahay. Hindi na siya nag-abalang tawagan si Aling Rosa at siya na lang ang nagluto ng pagkain niya for dinner. Habang naghahanda siya ng lulutuin, tumunog ang cellphone niya. Unknown number. Hello, who's this? What happened, baby sis? Why you didn't tell me? I will kill that bastard. Sa tono ng pananalita ng Kuya Axer niya, mukhang gagawin talaga nito ang huling sinabi. What the hell is with you, Kuya? You're so old talaga. Bahagya niya pang pinaarte ang boses niya pero ang totoo gusto niya na lumuha dahil alam niyang galit ito at hindi nagbibiro.
Naiiyak siya kasi natatouch siya sa pagmamahal ng kuya niya sa kanya. This is not the right time for that, Elise. I know you very well para magpanggap kang masaya kahit hindi naman. Tuluyan ng tumulo ang luha na kanina lang ay pinipigil niya. Ang sakit kuya, ang sakit-sakit pala magmahal. Ani niya habang hinaya ang gamaloy ang mga luha sa mukha niya. Hush, pupuntahan kita dyan, okay. Umiyak ka na lang pag napatay ko na si Steven. Lalo siyang napahagulgol sa sinabi nitong papatayin si Steven dahil talagang may pagbabantas sa tono ng boses nito. Kahit naman sinaktan siya ng sobra ng lalaking iyon ay ayaw niya naman mawala ito sa mundo dahil kahit anong sakit ang nararamdaman niya ay mahal niya pa din si Steven. Huwag kuya, please. Pabayaan na natin siya, mabubuhay naman ako nang wala siya, huwag mo siyang sasaktan. Sumigok pa siya at pinupunasan ang mga luha sa mata niya. I can handle this, hindi porke nasaktan ako ay maghihiganti na ako, tanggapin na lang natin ang katotohanan na hindi ako ang mahal niya. Parang piniga ang puso niya sa katotohanan na kahit kailan hindi siya minahal ng lalaki. Para sa'yo gagawin ko iyon, kaya huwag ka nang umiyak. Tumango-tango siya kahit hindi naman ito nakikita ng kausap. Kuya, thank you. Ikaw talaga ang pinaka-the best na kuya sa mundo. Sabi niya habang humihikbi. Yeah right, I have to go, mag-iingat ka dyan. Ikaw din kuya, bye. She took a deep breath and wiped her tears bago ipagpatuloy ang pagluluto. Baby, sorry ha, umiyak na naman si mami, huwag ka mag-alala, siguradong maganda o kaya gwapo ka pa din kahit lagi akong umiiyak. Hinawakan niya muli ang tiyan niya at pinakalma ang kanyang sarili. Iwasan mo ang mga bagay na nagbibigay ng lungkot sa'yo, bawal ma-stress ang mga mommy dahil makakaapekto iyon sa baby. Kumain ka din ng masusustansyang pagkain, dahil pumapayat ka na. Bili ng doktor sa kanya at pagkatapos ay binigyan siya ng mga vitamins. Okay doc, thank you po. Thank you din Miss Wilson. Hindi niya ginamit ang apelyido ni Steven kung ano ang dahilan at bakit malalaman niyo din sa tamang panahon. Kasalukuyan siyang naglalakad papunta sa sasakyan niya nang maspuntan ang isang figure na sobrang pamilyar sa kanya. Dali-dali siyang pumasok sa sasakyan at inilagay ang mukha sa manibela. Steven. Usual niya. Ayaw na itong tignan pero makulit ang mata niya. Katapat lang ng sasakyan niya kung saan ito nakatayo na may kausap sa cellphone, nasa labas ito ng restaurant. He's wearing a plain shirt and jeans, nakasuot din ito ng black sunglasses. Nami-miss niya ito, pero mukhang wala naman itong pakialam sa kanya, ni hindi nga ito nagtangka na hanapin siya sa mga kaibigan niya. Napaupo siya ng tuwid nang makita ang babaeng kanina pa tila hinihintay nito. Napangiti ito nang makita si Natalie. Yes, her best friend. Hinipit nito palapit dito ang dalaga at niyakap, gumanti din ng yakap ang babae. Pakiramdam niya gumuho ang mundo niya sa nakita. Bakit siya pa? Bakit ang best friend ko pa? Bakit nagawa nilang gawin sa akin to? Hindi niya na makita ang dalawa, dahil sa sandamakmak na luha na nanggagaling sa mata niya. Hindi na siya makahinga at naninikip ang dibdib niya, dahil hanggang ngayon mahigpit pa din na magkayakap ang dalawang taksil. Hinawakan niya ang dibdib niya dahil sobrang sakit na. Sa dinami-dami ng taong mamahalin ni Steven, bakit ang best friend niya pa? Nagmukha siyang tanga. Pinagmukha siyang tanga. Iyon ang hindi niya matanggap dahil sa kabila ng kabutihang ipinakita niya, bakit ganito ang isinukli sa kanya. Pumasok ang dalawa sa loob na magkahawak ang kamay. Siya ay nanatili lang sa loob ng sasakyan at hinintay hanggang sa lumabas ang dalawa.
After 30 minutes na pagtsatsaga ay lumabas ang mga ito na magkahawak pa din ng mga kamay at nagtatawanan pa. Samantalang siya, heto at umiiyak. Gusto niya nang isumpa ang mundo dahil sa nararamdaman niya ngayon, hindi na sakit kundi galit. Kinuyam niya ang dalawang kamay at sinundan ang sasakyan ni Steven. Nagmimit-mit ang kalooban niya dahil ay nalalayan pa nito makapasok sa sasakyan si Natalie. Gusto niya nang bumaba upang sampilin at sabunutin ito, pero hindi dapat siya magpadala sa emosyon niya. Napakurap siya nang makita ang binabagtas na daan. Puro motel at hotel ang mga nadadaanan niya. Huminto ang sasakyan ni Steven sa isang eleganteng hotel, hindi ito ganun kalaki pero halata na para lang ito sa mga may pera talaga. Bumaba ang dalawa sa sasakyan at pumasok sa loob ng hotel. Ilang oras na ba siyang naghihintay? Hindi niya na din alam. Inaamin niya na tanga siya dahil bakit ba kasi siya naghihintay samantalang alam niya naman ang ginagawa ng dalawa sa loob. Ang bigat-bigat ng pakiramdam niya, habang yung dalawa nagpapakasaya dahil sa wakas magkasama na sila. At heto siya mukhang kawawa at talunan, dahil ang pinili ng lalaking mahal niya ay ang best friend niya. Of all people, bakit si Natalie pa? Muli na naman bumagsak ang mga luha niya. Sabi ko naman sa iyo, hindi ka niya kayang mahalin. Bakit kasi umasa ka pa? Ang tanga-tanga mo, Elise. Sigaw niya na punong-puno ng galit. Halos iuntog niya na ang ulo niya sa manibela para lang mawala ang sakit na nararamdaman niya. Pinaandar niya ang sasakyan kahit nanlalabo pa ang paningin niya, dahil patuloy pa din ang pagbagsak ng luha sa mga mata niya. Napapagod na siya, saka kaiyak. Someday, you're gonna realize. One day, you'll see this through my eyes. But then I won't even be there. I'll be happy somewhere. Even if I can't. I know. You don't really see my worth. You think you're the last guy on earth. Well, I've got news for you. I know I'm not that strong. But it won't take long. Won't take long. 'Cause someday, someone's gonna love me. The way I wanted you to need me. Someday, someone's gonna take your place. One day, I'll forget about you. You'll see I won't even miss you. Someday, someday. Right now. I know you can tell. I'm down and I'm not doing well. But one day these tears, they will all run dry. I won't have to cry. Sweet goodbye. 'Cause someday, someone's gonna love me. The way I wanted you to need me. Someday, someone's gonna take your place. One day, I'll forget about you. You'll see I won't even miss you. Someday. I know someone's gonna be there. Darating ang araw na hindi na siya iiyak at yung sakit na nararamdaman niya ay mananatili na lang marka sa puso niya. Naniniwala siya na isang araw darating ang lalaking magmamahal sa kanya ng totoo at tatanggapin siya kung sino at ano siya. Ang araw na iyon, ay araw na nakalimutan niya na ang lalaking mahal niya na nagbigay ng malaking sugat sa puso niya. Ngumiti siya ng mapait at hinawakan ang tiyan niya. Anak, sorry ulit dahil umiyak na naman si mommy, lagi na lang akong umiiyak hindi ko kasi mapigilan. Ang sakit pala talaga kapag nagmamahal. Magpakabait ka ha. Huwag mo akong pahirapan masyado, okay? Tumulo na naman ang luha niya, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa anghel na nabubuhay sa loob ng tiyan niya. Ito lang ang tangi niyang sandalan sa mga oras na gusto niya ng sumuko.
Dahil dito, nagiging mas matatag siya. Ilan minuto niyang binagtas ang lugar pauwi sa tinutuluyan niya at kusang nagsalubong ang mga kilay niya nang masilayan ang liwanag ng buong kabahayan. Kuya. Tawag niya sa lalaking nakatalikod nung pumasok siya sa kusina. Lumingon ito. Yes, baby sis. Where have you been? Pinagmasdan siya nito. Tumakbo siya palapit dito at niyakap ang kuya Axer niya. Hindi siya nagsalita, gusto niya lang itong yakapin. Ang pangit mo, ikaw lang ang buntis na nakita kong pangit. Pint a zero eh. Batid niyang nananadya itong asarin siya, siguro dahil ayaw nitong magdrama na naman siya. Liar. Ang dami nagsasabi na maganda ako, mas maganda pa nga ako sa nililigawan mo. Pakli niya, pero hindi niya naman alam itsura ng babaeng pinopormahan nito dito sa isla. Nagbago na yata ng taste sa babae ang kuya Axer niya. Mabilis itong napalingon sa kanya mula sa pagkuha ng mga kubyertos na gagamitin sa pagkain. Really? Nakita mo na siya. Kumislap ang mga mata nito. Hindi ko sasabihin sa iyo ang napag-usapan namin, hindi ka daw niya sasagutin. At inirapan niya ito. Umupo siya sa bakanting upuan at kumuha na ng pagkain na hinain ng kapatid. Hindi rin naman ito sumagot at kumain na din. Mukhang naniwala sa sinabi niya na hindi ito sasagutin. Kuya Axer, I'm just kidding, hindi ko pa siya nakikilala. Nagkibit-balikat lang ito. Hindi niya napinansin ang pananahimik ng kuya niya dahil may iniisip din siya. Flashback. Gawin nating fake ang kasal. Basag niya sa katahimikan. Tumingin ito sa kanya, pero blanco ang ekspresyon ng mukha, kaya hindi niya mabasa ang nasa isip nito. O kung gusto mo after 1 year maghiwalay na tayo. She added. Let me think first. She stomped her foot. We don't love each other. Ano bang hindi mo maintindihan doon at kailangan pag-iisipan mo pa? Gusto niya ito, pero hindi niya pa ito talaga mahal. Yeah, I don't love you. Para siyang sinipa sa pagiging prangka nito. She lifted her eyebrow. I know, hindi din naman kita mahal. Mabuti na ang malinaw. Fake wedding, uso naman iyon, right? Ngumising siya dito pero ang totoo natatakot siya sa maaring mangyari kung ano man ang mapagkasunduan nila. Mahabang katahimikan bago muli itong nagsalita. Are you sure about this? Tumango-tango siya. Yes, kaya pumayag ka na din. Hinawakan niya ito sa braso at inuyog-iyog ito. Magbibehave ako, promise doc. Inalis nito ang kamay niya sa braso nito at tumingin sa mga mata niya. Ayoko nang masyadong maingay. Kumunot ang noon niya pero naisip niya, dapat sumunod siya dito para pumayag ito sa gusto niya. Itinaas niya ang kanang kamay niya at namanata sa harap nito. Ako ay nangangako na hindi na mag-iingay at hindi ka iisturbahin kapag busy ka sa tra. Naputo lang sasabihin niya dahil tinakpan nito ang bibig niya ng kanang kamay niya na ginamit niyang panunumpa. Enough. You talk too much. Inalis niya ang nakatikip sa bibig niya. Payag ka na. Yes, but you have to keep your promise. Kumislap ang mata niya at bumungis-ngis. Pangako. She shook her head to erase the thought. Yes, fake ang wedding nila. Silang dalawa at ang abogado lang na kinuha nila ang nakakaalam noon. Kaya para sa kanya, wala siyang habol kay Steven.
Wala naman siyang balak maghabol, lalo ngayon na sinampal na siya ng katotohanan na hindi siya nito nagawang mahalin. Pinakisamahan siya sa loob ng ilang buwan bilang asawa, pero hindi niya nakuhang paibigan ito habang nagsasama pa sila. Minsan iniisip niya, hindi ba talaga? Bakit minsan pakiramdam niya mahal siya nito? Muli na naman siyang umiling. Kitang-kita niya ang mga ngiti nito nang makita si Natalie kahit siya, hindi inaasahan na ito pala ang babae ng asawa kuno niya. Pilit na pinatatag niya ang loob para pigilan ang mumunting tubig na nangingilid sa mata niya. Damn these hormones. Go to sleep, Elise. She looked at her brother. Ikaw din kuya, you look like hell. Biro niya lang naman iyon. Tumawa ito na halatang hindi kumbinsido sa sinabi niya. Sayang naman ang kagupuhan ko, kung ikukulong ko ang sarili ko dito sa loob ng bahay, baby sis. In your dreams, kuya. Makatulog na nga lang. Sanay na siya sa taglay na kaiabangan ng kapatid. Good night. Aalis din ako tomorrow morning. Agad-agad. May kailangan lang akong kausapin. Sagot nito at tinalikuran na siya. Sa tono ng pananalita nito, parang hindi business meeting ang pupuntahan. Sino naman iyon? She asked curiously. None of your business. Malamig na tugon nito na hindi man lang siya nilinggan. She shrugged her shoulder and went upstairs. Nakailan ikot na siya sa higaan pero hindi siya datna ng antok. She dialed Amber's number pero hindi ito sumasagot, siguro ay tulog na. She remembered Natalie but refused to press the green button, instead she deleted the number. Humiga ulit siya at pumikit. Maya-maya lang ay nag-ring ang cellphone niya. Kinuha niya iyon and answered without looking at the caller's name. Yes. Sagot niya nang nakapikit. I missed you so much, bumalik ka na, Elise. Please.